Ilaga mo, GZ. Okay, mga kaibigan, konti na lang po. Oh! Hey! What is up sa inyo mga kalahi? Ako nga po pala si Kuya mo, JC Great. At muli na naman po tayo nagbabalik. Siyempre, dito sa Black Sprout at episode 30 na nga po tayo mga kalahi. At nung last episode nga natin mga kalahi, ay kinalaban natin si Kuya mo Enel doon sa Upper Yard. At ngayon naman, dito naman ang susunod nating quest sa Fountain City. At ang sabi nyo sa comment section, Kuya JC, kailangan nyo po maka 700 level para po makapunta sa Second C. At sa mga hindi pa nakakapanood nung last episode natin, episode 12, panoorin nyo para malaman nyo kung paano natin ginulpe si Kuya mo Enel. May pakidlat-kidlat pa, kala mo uubra sa ating fire bullets. Ito yun, oh, fire bullets. Boom! Naging abo si Enel sa atin mga kalahi. Basic! So ngayon mga kalahi, tayo ay magpapa level 700 at kukuha na tayo ng quest dito. Itong Gallify Ray, yan, medyo mahabang proseso ito mga kalahi. 627 pa lang tayo, pero tsatsagain natin ito mga kalahi. At siguro, may ilan sa inyo nagtatanong, Kuya JC Great, bakit nyo pa po pinalitan yung Buddha Proof? Wala lang, trip ko lang. Gusto ko lang matry yung ibang Black Sprout syempre. So yan, tingnan natin kung kakayanin natin to. Lapit zero! Teka lang, gamit tayo ng Devil. Pampaangas yan guys. Kahit wala namang epekto yung pakapoy sa paa, haki muna tayo. Ay, hindi pala, antag dito. Observation. O, observation haki. Ano pala? Ay, wala. Sakit. Ano? Laser beam sa mukha. Oh my goodness. Wala, kayang-kaya to guys. Huwag lang tayo magpapatama sa espada. Makirap din ang damage nila. Okay, one more time. Huwag lang tayo didikit dyan. Alright, layuan natin yan. Tapos sisigawan natin yan. Boom. Talsik sa kabilang mundo. Sana yun. Ayun. Basic 49 levels na lang mga kalahi. Oh my goodness. At ang level na nga po natin ay 651. At ibig sabihin nun, pwede na natin kalabanin si Gally Captain. Nagbibigay siya ng $10,000 at 8.5 million XP mga kalahi. Confirm at hanapin natin kung nasan tong taon to. At syempre bago tayo pumunta dun mga kalahi, huwag nyo po munang kalimutan i-like yung ating video. At syempre kung bago ka dito, i-subscribe muna yan kay Kuya JC. Lipad tayo. Hanapin natin yan. Nasaan na yung Gally Captain na yan? Ay, ito ata yun. Ito nga ba? Ayoko nga. Ito nga yung Gally Captain mga kalahi. Oh my goodness, nakahaki. Mas malakas pa yung haki niya kasi sa kanya full body. Yung sa atin kulang, wala pa yung braso. My goodness. Pero papalaga natin to. Medyo bumabawas naman tayo guys. Ay, may natira ka pa ha. Alright, tignan nga natin yung damage na ito kung masakit. Ah, masakit din. Observation haki. Ops. Ops. Hindi yan uubra sa akin bata. Observation haki lang katapat mo. Kung kanina tumatama sila sa atin, ngayon hindi na. Ay no, oh. Oh, hindi na yan tatama. Mas mataas na ang level ko sa'yo. Kahit anong gawin mo, hindi ka tatama. Gagamitan pa kita ng observation haki. Hindi lalo kang hindi tumama. Yan. At eto na boys, magle-level 675 na tayo. Eh na nga po, ibig sabihin ito, pwede na natin kalabanin si Frankie o si Cyborg dito sa Black Sprout. So yung level record niya ay 600. Ay! Ayaw nga, tama. Tama guys, 675 tama. Ano ba yan Kuya JZ? So yan, i-confirm mo na yan. At syempre, yan, lagay natin yung stats natin I think sa melee para humaba or dumami yung ating energy. Kasi doon tayo medyo kinakapos eh. At kung napansin nyo, dito nagpa-level si Kuya JZ sa mga Gally Pirate. Kasi napakalayo ng area ng mga Gally Captain doon pa. So pagkukuha ko ng quest, sobrang layo ng babalikan ko. Eh dito, sobrang lapit lang. Pag tapos ko ng quest dito sa Gally Pirate, kukuha agad ako ng quest dito, diba? Speed lang. At eto na nga po si Kuya Frankie mga kalahi. Oh my goodness. Hindi ko alam kung kailangan ko mag-reset ng stats dito para matalo to ng mabilisan. Pero, yun natin, malay mo naman. Goods na yung stats natin, matatalo na natin to si Frankie. Ang importante lang dito, mailaga natin yung mga bibitawan niyang skills. Oh my goodness, Frankie. My friend. Ang kunat mo, Frankie. Haha. My goodness, lumayo ka sa akin. Oh my goodness, huwag kang didikit dyan JZ. Matatapos ang buhay mo pag dumikit ka dyan. Oy, paluhin mo ang bolang apoy. Okay. Uy, bumabaril-baril ka pa bata. Alam mo naman tatama yan. Umalis ka sa harapan ko. Hame hame ha. Uy, bumabaril siya. Alam mo naman tatama talaga. Sigaw ng kalikasan. Oy, ano yun, umuutot ka Frankie ha. Bawal yan ha, ipinagbabawal na technique yan ha. Teka lang. Ah! Sakit ang bawas niya, boy. Wait lang. Layuan natin yan. Wait lang. Magpapardyan ako. Frankie, don't do that. Eto na. Ratraten. Hadouken. Very nice. Konti na lang, guys. Kalahati na lang po yung buhay niya. Okay. Ilagan mo yan, JZ. Mga ganyang-ganyang ka pa. Kala mo naman, uubra ka. Huwag kang didikit. Huwag kang didikit.
Laser beam. Talsik ka, diba? Sigaw ng kalikasan. Ayun, umuutot-utot ka pa. Ah! No! Konti na lang, konti na lang, konti na lang. Oh! No, no, no! 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 Ah, nakasurvive pa tayo, konti na lang. One hit, delete na lang to. Patience is the key. Okay, ilag. Iilagan ko yan. Teleport. One hit na lang tayo nito, guys, kaya wag tayo didikit. Laser beam. Alright. And then, paulanan. No, 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 no. Konti na lang, konti na lang. Ilagan mo, GZ. Okay, mga kaibigan, konti na lang po. Oh my goodness! You're dead, Frankie. Ah! Grabe yun! So, eto na mga kalahi, 698 na tayo. Dalawang levels na lang at 700 na. So, ang huling quest natin dito ay eto si Frankie. Ayan, ang muling pagtutuos. Let's go! Hello, Kuya Frankie, I'm back! Katapos na muna, Frankie! Buhay ka pa rin. Ang tibay mo, bata. Pus ka na! Alright! At ayan mga kalahi, level 701 na tayo. Teka lang, ba't walang notification? At eto na nga ang notification. Congratulations for reaching level 700. Ready to go to the next world. Ano yun? Hindi ko pa tapos basahin. Ba't nawala naman agad? Pero yun, halika na. Puntahan na natin ang pangalawang karagatan. Muli po tayong nagbabalik dito sa Center Village para nga bumili ng Buddha Fruit. Kasi ang sabi nyo, Kuya JC Grit, yung Buddha Fruit po ay magandang gamitin sa pangalawang karagatan. At hopefully dito sa Blacks dealer na to ay meron siyang stock ng Buddha Fruit. So check natin. Oh my goodness. Bomb, spike, chop, spring, kilo, smoke, spin, flame na naman. Ah my goodness, nasa na ang wala pa ring light fruit. My goodness, gusto ko ring matry to eh, kahit minsan eh. Okay, nasa na ang Buddha Fruit. Oh yun, meron 1.2 million. Oh my goodness, biling ko na to. Oo, sige, bibiling ko na to. Alright, magbabalik loob tayo sa Buddha Fruit mga kalahi. Oh my goodness, let's do this. Ayan na mga kalahi, activated na po siya kaagad. At ang sabi nyo sa comment section, itong coat po natin ay merong plus damage or plus armor, something like that. So isuotin natin. Ayun oh, meron pala tong ano, additional damage or defense. Ayan, so susuotin natin yan lagi para mas maangas din yung pormahan natin. Eto ngayon ang problema mga kalahi, wala na tayong panglipad. Balik tayo sa bangka. Okay lang yan, ganun talaga. Sloop. Ayan, oh my goodness, napakaganda talaga ng ating logo. Ayun oh, check nga natin yung ating mga ka-crew member. Ayun, ayun, medyo tumaas na yung ating bounty. 386,000 na. Pumunta na tayo sa Impel Down mga kalahi. At eto na, muli na tayo nagbabalik dito sa Impel Down. Kausapin na natin si Sergeant. Sergeant! Sir, yes sir! Don Juan has escaped! Oh my goodness, tinakasan tayo ni Don Juan. We need help tracking him down before he takes over the world. My latest intel says he is hiding out with the Ice Admiral at Stone Frozen Village. Take this key and track him down. Oh my goodness, ah! Naaalala ko na to si Ice Admiral. Ito yung nakatago dun sa bahay ni Lolo, ano, Riley. Oo nga, ito yun. Patay ka sa akin ngayon. Namiss kong mag-transform, gamitin natin. Bing! Let's go! Nandito na nga po tayo mga kalahi. Pasukin ang kuweba. Daladala na natin ang susi. Hello, Lolo Riley. I miss you. Meron lang akong tatapusin dito. Oh my goodness, ayan. Nung unang pagkikita namin nito, ginulpi ako nito. Ngayon, ikaw ang gugulpihin ko. Halika rito, bata. Lapit. So normal ang hina ng damage ng sword natin, guys. Dapat pala nagpalit tayo ng stats. My goodness. Ah! No! Oo nga guys, wait lang. Nagkamali ako ng tansya. Dapat pala nag-reset muna tayo ng stats. Oh my goodness, wait a minute. Pero kaya naman natin palagan kahit papano eh. Ayun oh. Oh my goodness. Layo. Ah! So ayun nga mga kalahi, nagkamali tayo ng tansya. Okay, so ngayon i-reset natin yung ating stats. Ilalagay natin sa melee tsaka depensa. Kasi nga ayun yung nababagay na stats para dito sa ating Black Fruit na Buddha Fruit. So refund. And then ito. Okay, meron pa naman tayong pambili dito, 75 Robux. Alright. And then ayan na. Okay. So meron tayong 2106 na available points. So ayan, ilagay natin dito 1000 sa melee. Ayan. Alright. And then dito sa depensa 1,000 din syempre. Yan, alright. Ayan na po yung ating stats. At sana tama yung ginawa nating decision. Oh my goodness, ayos ba to mga kalahi? Rest baka na natin to si paring Iceman. Ayan, alright. Teka lang, oh my. Ay, teka lang. Hindi pa nga nagkasya. Oh my goodness. At kung makikita nyo yung ating buhay, 5,365. At yung ating energy, 5,365 din guys. Unli dash yan mga kalahi. Unli teleport. Oh my goodness. Ewan ko na lang. Sasaglitin na lang natin to mga kalahi. Tignan nyo to. Lapit. Sasayawan ko yan oh. Sayawan. Wala, kiliti na lang yung bawas niya. Mainang klase na to. Ano?
Oh! May bago ko pang skill na ipinakita. Alam mo naman uubra yan. Ito lang katapat mo. Breakdance. Tapos na muna bata. Oh! Pumapalag ka pa. Ayan. Well, I lost. It happens to the best of us. I'm assuming you were sent here because of my little encounter with Swan, right? Exactly. I cannot say that this is the correct way. Justice changed based on your perspective. But you have to believe me when I tell you I did not break out Swan. On the contrary, I was trying to stop him. You see, it seems like my old friend, the Magma Admiral, made me a deal with the Dragon Emperor to stage 1 escape when in reality, he was just allowed to walk free. Oh my goodness! The Dragon Emperor has a business making artificial black sprouts known, and Swan happened to be in charge of the operation. Hence, he threatened my friend with war if he didn't free Swan and return him to his home. In the Kingdom of Prose, the Magma Admiral decided that it was not worth the casualty, so he agreed to free Swan. When I found out this, I tried to stop Swan from going to the Second Sea. But as it happens, his black sprout allows him to travel at high speeds through air using strings. Oh my goodness! If you wanna help bring us justice and take down Swan, you're gonna have to do in the Second Sea and find him. He will most likely be hiding as he knows that the Revolutionary Army is trying to find him. Oh my goodness. They want to make him pay for his tyranny now that the Marines failed to keep him restrained. Boss Chief, pinataob ko na si Iceman. Paano makapunta sa Second Sea? Oh, interesting. He thinks Swan is in the Second Sea. I have a captain who can take you there. He will meet you at the Middletown. Good luck. Alright, Middletown daw. At nandito na nga po tayo sa Middletown. At hanapin ko daw si Captain. Sa ngayon, si Lolo Captain. Yung eksperyensadong Captain. Aha, nandito ka lang pala. I can take you to the Second Sea. Would you like to go? Yes, sir. Oh my goodness. What is this? Kingdom of Prose. Ito pala yun. Ooh. Oh my. Marami pa tayong tutuklasin dito, guys. Oh my gulay. So wait lang. Mag-set point tayo dito. Para in case dito tayo mag-i-spawn pag na-deads tayo. And then meron ditong black sprout dealer. Okay. Check nga natin, baka iba yung paninda nito. Meron bang light fruit dyan? Oh my goodness, wala ring stack. Pare-pareha sila. Oh my. Libutin natin anong meron dito. Ito yung pabalik. Ito nga ba? Oo, ito ata. Ayan, okay, ito nga. So ngayon, itry natin yung mga kalaban dito kung kaya na natin palagan. Let's go. Okay, transform. Haki. Ano to? Sino ba to? Oh, Raider. Kaya ba natin to? Let's go. Oy, ang lambot. Very easy. Ay, kung mga ganun ka pa, kala mo ubra ka. Basic. Tayo na nga mga kalahi, maglibot muna tayo dito sa lugar na to. At hanapin natin yung nagbibigay ng quest. Dito ba yun? Ay, mukhang eto nga si Kuya. Oh my goodness. Area 1 quest giver. Alright, so check natin kung pwede na ba tayo dito. Itong rider. Eto, 700. Pwede. Alright, tapos yung sunod. Mercenary, level 725. Okay, so dito muna tayo sa rider. Alright. Uy, 8,750,000 yung XP na ibibigay. And 10,000 na pera. Alright, so confirm natin yan. Oh my goodness. At magpa-level muna tayo hanggang 725. Lapit dito mga tropa. Aray! Oh my goodness. Umi-skill pa kayo. Alam mo naman uubra kayo ha. Oh my goodness. Walang bawas. Naman libo yung buhay ko. Paano mo ako mababawasan? Naka pa. Magle-level 725 na tayo pag natapos natin tong isang rider na to. Ayan. Alright. And of course, panibagong kalaban na naman mga kalahi. Yung mercenary naman. So hanapin natin kung saan niya nagtatago yung mga yan. Alright, mercenary. Ayan. Ayun. 9,750,000 yung XP na ibibigay. And 10,500 yung pera. Dito ba yan? Saan kayo nagtatago? Ay, dito ata. Mercenary, are you there? Ayaw nga, sila nga. Lapit dito. Ayan. Dito mas madali ilure yung mga kalaban. Uy, nag-i-skill. Uy, merong ano? Merong black sprout ng mga to ha. Oh my goodness. Lapit-lapit. Lapit-lapit. Okay. Hindi nyo ako matatamaan. Meron akong observation hacky. At sa wakas mga kalahi, level 750 na tayo. Pero teka lang guys, ano tong ibig sabihin na tong F0 na to? Para saan ito? Oh my goodness. So pag inalis ko, pera ko 2,000,000. Tapos pag tinapat ko, ayan, anong ibig sabihin nito guys? Kailangan lagay muna natin yung stats natin dito sa melee. And syempre, ayun na, 750 na tayo. Pwede na natin kalabanin yung bossing dito. Ito nga po yung diamond. At hahanapin natin kung saan nakatira to. Ayun o, 12,000,000 yung XP
yan, 25,000 po yung pera. Bossing, saan ba nakatira yung diamond dito, ha? Hindi mo alam? Ito, pirate recruiter. Would you like to change your team to pirates? Okay, hindi ako aalis sa aking crew. Dito lang ako. Grabe, ang lawak pala ng lugar dito, guys. My goodness, saan matatagpuan yung diamond na yun? Wow, may pabulaklak pa. Oy, teka lang. Who is this? Who are you, man? Hello? Ay, ito pala si Diamond. Ikaw pala ang bossing dito. Oh my goodness! No! No, wait lang. Ito na, bakbakan na, guys. Alright, ikaw pala yun, ha? Hindi ubro sa akin to, guys. Ang lalambot sa akin to. Oh, may hilo yan. Nagamitan ko pa ng malupitang ilag-ilag. Uy, umi-skill ka pa, bata. Hihiluhin lang kita. Okay, hindi siya makapalag. Oh, nag-i-skill ka pa, boy. Nahihilo na siya. Ouch! Tapos ka na! Tapos ka na! Hindi na ako gagalaw para sa'yo. Very easy. Uy! Meron din siyang saber sword. My goodness. Ay, hindi. Long sword. Long sword pala yung nakuha natin. Woohoo! Malakas ba to? Oh my goodness! Let's go! Panibagong espada na naman, mga kalahi. And then, syempre, yung stats natin sa melee muna. Comment down below, guys, kung ano ang mas malakas. Ito bang long sword or yung saber? Ay, you know, ang lupit ng espada natin, mga kalahi. At siguro, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat sa panonood. At kung enjoy nyo po yung ating episode, please wag nyo pong kalimutang mag-like dito sa ating video. At syempre, kung bago ka dito, i-subscribe mo na yan kay Kuya JC Greet bilang suporta. O nga pala, Kuya mo JC Greet, may nagsasabi na always be better. Bye-bye! Peace! Boom!